Ito po mga kadilag, pakita na po natin. Ito po ay isa sa inaasahan at possible na tourist spot. Yeah. Na maging so, tourist attraction dito sa ating bayan. Tara! Wow! Meron na tayong lighthouse. Napakaganda po ng lighthouse mga kadilag. Hello mga kadilag! At kagwapo lang! Welcome back sa aming YouTube channel! Wow! So for today's vlog ay pupunta po kami ni kagwapo lang sa tabing dagat para magpainit. Ayan. So maaga po kami ngayon. Oo, maagang magising. Tayo ay pumunta sa tabing dagat. Magising pala ako. Oo, mahalat ang kakagising. Ayan, may mga dumadaan na mga kadilag. Pupunta sila din sa tabing dagat. So tara! So tayo po. Let's go! So ang tabing dagat dito mga kadilag ay... Mula dito sa aming bahay, mga kadilag, ay mga 5 minutes. Kapag maglalakad, medyo matagal. Tara! Hindi ay mga... Pag motor, 3 minutes. 2 minutes. 2 minutes lang. Si mama, maagang magwalis. Nag-iintindi ng kanyang halaman. Tumubo na mama ngayong mga tanim. Kakaunti pa. Tara, kagwapo lang. Hello, ito ang sabi ng mga bata. Napakaganda ng daan dito mga kanilang. Makikita mo talaga yung mga diyo. Parang ang nasa Siargao. Wow! So bago po kami pumunta ni Kagwapo lang dun sa may Pangpang sa tabing dagat mga kadilag ay dumaan po muna kami dito. Kaya isa rin talaga sa reason bakit tayo nagdagat dahil hindi ko pa ito nararating kahit napakalapit na ito sa amin. So ito po mga kadilag, pakita ko na po yung bagong project ng General na car. Ito po mga kadilag, pakita na po natin. Ito po ay isa sa inaasahan at possible na tourist spot. Yeah. Na maging so, tourist attraction dito sa ating bayan. Tara! Wow! Meron na tayong lighthouse. Wow. Mutasi. Ang baka yung mga ibang tipi. Mga kadilag, napakaganda. Maganda siya mga kadilag. Noong una ito yung nakikita ko lang sa picture. Yan. Oo. Kahit sa ibang lugar, sa picture lang ako nakakakita ng lighthouse. Noong kami ay pumunta ko nga, ako yung ngayon lagi nang nakakita ng personal na lighthouse. Napakaganda po ng lighthouse, mga kadilag. So, mataas siya mga kadilag. Parang ito ay 40 feet yata.
So ako rin mga kadilag, first time ko lang din makakita ng lighthouse dito sa ating bayan. So actually ito ay pangalawang beses ko na gawa nung ako'y pumunta dito doon. Nag-report kayo. Nag-report. Pero ito po ay si... kung bibisitahin niyo po yung ating Facebook page, yung aming Facebook page na General na Car, Quezon, ay meron po doon na isa pa rin pinopromote nila na Facebook page na Easy Broadcasting Studio. At ito po, nasa harapan po natin si Papa Weatherman Bird. At Papa Bird. Kaya po kapag yung ano amin, Joe, masama ang panahon ay tinatanong ko lagi kay Papa Bird. Papa no, kami Bird. Pumunta... Nung kami pumunta dito noon, ay basta kulay white pa lang. Ay, wala pang mga... red, honey. Oo, oh, red. Gundo. Halos, ano na, matatapos na siya. Yun, ilalagyan pa ng ilaw. Doon sa taas. Yung bagat yung napapanood mo sa TV na yung lighthouse ay may ilaw na yung pang, ano, ilalagyan ng ilaw iyan. Pero matanong ko lang, kagwapo lang, bukod sa pagiging attraction site ng ganyan, ano pa ang purpose ng lighthouse? Ay, ito yung pwede sa gawa ng magagawa ng port dito. Ng ano? Ng port. O daungan ng mga bangka. Dito, honey, sa may dulo. Ito na po mga kadilag. Ito nga po pala yung parte ng dagat. Sa Sabangan. Sabangan kung tawagin. Kung saan ito na po yung pinakang dulo. Mm-hmm. Mga kadilag. So dito po yung posible na project ng ating LGU na pagtatayo ng port. So ito, makakatulong ito sa port, saka dun sa pag-rescue na rin, mas madali nilang makita. So itong lighthouse. Oo nga, yun nga palang purpose na yun. So yun mga kadilag. Kaya exciting talaga pag ito'y natapos niya. Napakaganda niya sa personal mga kadilag. Siguro lalo pag na-activate na ni. Oh, pero ngayon ay hindi pa open iyan. Saka gawa ng siya ay under construction. Saka maganda siya mga kadilag. Pakita muna yung ating view dito. Ito po ang ating view. Ayan. Ang napakagandang bundok ng Sierra Madre. Ayan. Tapos ay doon ng tabing dagat. Ito po ay ano ah. Siguro tinutuluyan muna ng mga nagko-construction. Diyan muna yung kadalang barracks. Oo. Tapos ay, ito naman. Dito kagwapo lang. Yan, sa kabilang parting iyan. Ay, iyan naman ay Agos. Oo, ito, Agos ito po mga kadilag ay Agos hanggang doon. Tapos, ito naman yung dagat. So, nagsasalubong ang Agos at dagat. Hindi yan nag-meet. Oo, dahil dito yung end part. So, yan, dagat saka Agos. Maganda po dito mga kadilag. So, tara, halika, kagwapo lang. Tayo mag-picture-picture dito sa bagong lighthouse. Lighthouse. Bukod sa, anong Tagalog na nga dito sa lighthouse? Yun ang... Hindi mo, nakalimutan ko nga dito. Pero may Tagalog dito. Oo, meron. Maganda siya. Ito na po ang... Lighthouse. At kami po ay nakapag-TikTok na. Wow, TikTok bago yan. Bago ako mag-umalis. Oo. Saka muna yung mag-uulis ng paa. Mag-uulis ka ng paa? Ha? May ugas andito. So yan po sinasabi ni... Walang tubig iyan. May poso pala dito. Oo, buti pa dito may poso. So yan, ito po ang ating lighthouse. Napakaganda niya. Ito ay... Soon, magiging tourist attraction na din yan. Pag ito po ay nabuksan na at ay babalik dito, tayo ay doon magpipicture pag pwede doon sa taas. Wow. Napakataas na yan. Siguro na pag ikinaroon ay kitang umiray. Chocolate. Layo. So ito din, siguro ito yung rooms ng ano, mga MBR, house, yeah. Feeling ko. Safe house. So yan, napakaganda mga katilag. Tayo bangka. Dito talaga ang kaungan. Oo, ito pa diretso yung sa tulay. Meron silang puntuhan. Oo, labas din yun ay sa tulay. Doon sila nagpupunto. So, tara. Tayo. Tara, kagawa lang. Let's go, guys. So, tayo naman ngayon ay pupuntay sa dagat. Oo. Dito, silipin muna natin yan. Sige. Doon ay sa may bandang unahan ay madaming tao. May po ni kagwapo lang ay nandito na sa may malapit sa Pampang. So dito mga kadilag. So ito yung dulo, yung Sabangan. Yan. Yan. Tapos dito ay ito yung papuntang Agos. Tapos dito ay dinidredge. Okay. Pinapalalim mga kadilag. Kasi ito po mga kadilag, siya. Meron silang mga equipment na ginagamit pang hukay. Siya para kahit umulan, kahit lumaki yung Agos, hindi siya babaha dahil nga dinidredge siya. Ganun nga yung purpose. Nakakaroon na ng yung system, water system.
At kami, kaming mga malalapit sa tabing dagat ang bahay Kagwapo lang. Dati nung mga panahon, yung maliliit pa kami, hindi kami masyadong binabaha. Hindi talaga doon naabot ang baha. Noon lang, 2004, binaha kami. Simula na yun, parang nagkaroon na ng, yun, mga minsan na ipagka bumabagyo. Ay inaabot na din kami ng tubig. Baka mga hanggang tubig. Kaya talagang tubig. Kailangan na ng mga project na yes. For flood control. So yun. Tapos dito mga kadilag. Napakaganda ng lugar. So talagang malaki ang potential na maging tourist destination ito. Abay, tourist destination na talagang ating bahay. Oh, general really, especially dito sa lugar na ito. Kaya kung matatanong nyo po mga diba, kati yun sa mga viewers natin, mga kadilag, alam na kung saan ako yung nagtatrabaho sa tourism office. Ay kami minsan ay nagugulat at iba't iba talaga ang pumupunta. Malalayo yeah, na. No. Talagang NCR, minsan nga may foreign eh. Oh, kilala na pala talaga yung ating bayan. Madami na, napasyon. Madami na. Napakapayapa ng dagat at ng... Kaya nga, lantapan. Oo, oh, pati yung ulap pa eh. So kami po naglalakad na. Lakad tayo. Para ma-exercise. Ito yung tamuti, ano ito? Lili. Ha? Lili ito. Oo. Oh, parang. Pero di siya water, lili. Baka ka mag-anak. Ganda ng bulaklakan eh. Mayuli. Wow. Ganda ng bulaklak mga kanilag. I-focus ko. Ang landing nun. My favorite color. Violet. Any touch of violet. Madami ding nag-picnic. Doon nung lalo, ahoy. Para doon. Dito mga kanina, may joke ako dyan. Nag-ano kaya? Ayan, nag-register kaya yan sa office. Hindi ta ako duty ngayon ah. Yan eh, aboy, dagdag ano din. Arrivals. Ano ah, kagwapo lang. Dito tayo sa may bandang dito. At kakunti ang tao. Doon ah, sa may bungad. Sa may, ang tawag po doon sa amin ay Little Beach. Ay kuha, napakadaming tao. Parang ang sabi nga ni Kagwapo lang kanina ay para daw Holy Week. Parang kasigo. Ganda. Gandang panahon ngayon. Ganito ang gusto kong panahon. Oo nga po rin. Yung parang kahit hindi masyadong maaraw. Oo, ngayon mga kadilagi alas 7 na. Oo. Hindi maaraw, hindi rin maulap. Talagang siya yung maulap lang. Yun mga kadilag. So dito mga kadilag, noong si Kadilag po ay sumali ng proud ako sa barangay siya. Meron dito na isa sumali noon dito. Taga Katablingan yata siya o Pamplona rin. Meron siya ditong nakita na butan din. Oo nga, yun nga. Tapos ay meron din ditong nakikita na ano pa baga? Sasabihin ko pato. Pating, oo, meron. May pating nga din dito. Oo, oh, pero yun ay... Yung naman siya Kadilag sa, oh, sa pating, malayo, malayo mga Kadilag. Sulok siya. Mm-hmm. So yun ibig sabihin, indikasyon na itong ating dagat ay mayaman sa likas na yaman. Pero sabi nila, hindi daw pating iyon pala. Ano? Baka kamag-anak lang ng pating. Yun, tapos ay mayroon din po ditong resort. Nakakatuwa ka din dahil. Pero yun mo, yung iba nating mga kababayan at mga foreigner, pupunta po sila doon Palawan. Sa Palawan para makakita. Sa ibang lugar, para makakita ng ganayon. Dito pala dito sa atin, yung mga ganun. Oo, kilala ko yung sumali. Taga dito yun sa amin. Oo. Taga Pamplona. Kitang-kita yung mga kadilag na merong whale shark. Sakto na timingan. Si yung tatay nila yung nangingisda, ay sakto yung natimingan nila na nakita yung... Ay kanilang binidyo na ito. Alam pa, natutuwa ako at alam pati nila na bawal hulihin yun. Oo, bawal hulihin. Nakakatuwa lang. Ibig sabihin talagang mayaman yung mga. Oo nga mga kadilag. Kami po ay habang nagmamarites. Kagwapo lang ay naglalakad-lakad. Ano, liligo ka? Parang ako'y pag gano'y ito'y nilalamig. Naalala ko tuloy si Andres, yung vlog nilang sila'y nagdami. Honey, gayahin mo si Andres. Gayahin mo si Andres. Naupo tas ay kinukuha lang yung buhay. Joke lang. Ganda mga kadilag. Nakaka-relax siya sa pa... Dito sa amin mga kadilag ay black sand. Black sand. Oh, ay lalo siguro ng ito'y white sand han eh. Madami dito pupunta. Mm-hmm.
wala lamang kapasyal. Kailala sa may paso. Pero kapag kagagwapo lang, pagka yung hapon, tapos ay may makating oras pa bago dumilim, ako napasyal din dito. Talagang parang nakaka-relax kapag ka nakaka-relax ka ng ganito. Oo nga. Ang dagat. Dog, sa ibig lang lalim, ha? Nasa sabangan tayo. Palagay mo sa akin. Sa Kuya P. Sasabihin lagi ng father, Kuya P. Madaming kalikakas. Oo nga. Ay, tayo maglakad-lakad hanggang sa patay babalik ulit. Lakad-lakad-lakad. Ang isa gusto kong gawin na hindi matuloy-tuloy ay mag-jogging. Dito sa daging. Dito? Ayun, jogging ka na. Huwag ngayon. Tamad yan. Makakahilig mag-exercise eh kapag ka. Dami ako dito nakikita ang nag-exercise. Maganda naman dito. Lalo na pag ganito ang panahon. Low batras na tayo naglalakad. Parang sihi ng parang mata ng sihi. Meron po tayo mga mata. Yan mga nagsipagpalaot. Kaninang madaling araw yan. Kaya ako alam ang oras dahil si Tito, yung tatay ni vlogger, map na ang ingisda din. Ito mga oras ang uwian nila. Ganito ka rin. Pangisda na po yan. Bebo, dami. Marami po dito mga nangingisda. Baka sa dito natin. Dahil isa sa pangunahing hanap buhay po dito sa aming bayan ay bukod sa pagsasaka ay ang pangingisda. Ayan. Dahil nga po kami ay kalapit ng dagat. May ilog pa't may mga talong. Sa barangay namin na malapit ang dagat, kalakagwapo lang naman, ang malapit ay Agus. Agus, so yun ang medyo malapit sa amin. Ganda rin ang ulap mo. Makapal siya, saka... Mapo ang mga kadilag. Mapakita natin. Much, much, much later. Alis na po kami ni Kagwapo lang. Kailan na makita? Oh, oy! Exercise nga eh. Opa, may kikap po. Part ng exercise. Ay, may daan din.